Yun, magandang tanghali sa ating mga KMUG at siyempre sa ating mga kabatas at KUB. At yun, welcome sa panibago nating video reaction. And ayun, so ang issue natin is ito, no? Palagi natin itong napapanood kay ano eh, kay Direk Freddy, no? And ako curious din ako eh dito sa pulburon na to. Nung election pa lang pinapahid na to kay Pangulong ano, no? PBBM, kay PBBM. And pinakitaan naman sila ng ano, no, ng drug test result. Wala naman, parang ay pa rin nilang paniwalaan. At ngayon nga nakaupo na, eh ito pa rin yung pinapahid, no, kay Pangulong Marcos. At may video raw sila. At yung video nung unang inilabas ni Bukeke, ni Marliga, January daw ilalabas, pero wala silang nailabas. Diba? Wala silang nailabas. And then, nag-rally-rally sila. Hindi, parang hindi epektibo yung rally nila. So, nilabas ulit itong video na pulburonic video raw. So, tapos, sa June naman daw, ilalabas. Everything is timing daw, sabi ni Bukeke. Well, ang tagal nyo nang sinasabi yan eh. Ngayon, pinilalabas nyo na naman, sa June pa ulit nyo ilalabas. Bakit? Anong meron sa June? Diba, una, sa June, under four years na nanunungkulan si BP Sara. Tama? So, maaari na sa katapusan ng June, nilabas yan at mag-expect sila ng mga taong bayan ay magre-rebelde. Ano po? Magre-rebelde. And siyempre, uupo si Sara. And pwede pa siyang tumakbo ulit sa susunod, sa 2028. Kasi nga, under 4 years yung kanyang naging panunungkulan. So, eto, bigyan po natin ng reaction to, no? Itong, tapos ito naman si Harry Roque. Ikinukumpara itong si Zelensky dito kay Pangulong Marcos. Kung paano itatanggi ni Pangulong Marcos kapag lumabas yung video. Okay? Ako, naniniwala ako na itong video na to na ilalabas nila, kung meron man, naniniwala ako na ito ay edited. Edited yan. So paano ko nasabi? Panoorin muna natin to. Okay, sa inyo. Ang tanong, ano nga ba talaga ang maging epekto ng pulburonic video kung meron man? Kung meron man. So hindi rin siya sure. Hindi siya sure dito, no? Atuloy. Well, mga listeners at mga viewers, hindi ko po sinasabi na meron. Sa katunayan, nung tinanong ko si Presidente Duterte kung nakita niya yung pulburonic na video, sabi niya, ay, binibigyan ako ng kopya, hinindian ko. Diba? Binibigyan ka na ng kopya, bakit mo hinindian? Eh, ikaw itong number one na nagsabi na si Pangulong Marcos ay adik. Diba sa talumpati mo dun sa ano, talumpati ni Pangulong, ni ex-president? Doon sa Davao rally, prayer rally uno. Oh, ngayon binibigyan ng kopya, bakit di mo tanggapin? Para mapatunayan ninyo na meron ngang pulburonic video si Pangulong Marcos. Eh, parang niluloko niyo talaga 'yung taong bayan 'yan. 'Di ba? Oh, ngayon ito na naman, maglalabas na naman si Harry. Si Harry Roque, ito na natin. Dahil ayaw kong magkaroon ng kopya. Pero ang sabi niya, sigurado siya may kopya niyan ang minute. So, unang-unang tanong is, ano bang epekto ng pulburonic video kung meron man? Pero yung sinabi ni Presidente Duterte na may hawak ay militar, naku, loaded po yan. Kasi ibig sabihin, ang militar ang magdidesisyon kung ipalalabas nila o hindi ang pulburonic video. Pero ano nga bang epekto niyan? Well, unang-una asahan natin na uukrayin yan ng administrasyon. Nasabihin, yan ay gawa-gawa lang. Siyempre, di ba? Inuunahan niya na. Inuunahan na ni Harry Roque kung ano yung pwedeng gawin ng Pangulo kapag lumabas na yung video na yan. Diba? So, dito parang kinukondisyon niya na yung isip ng taong bayan. Na, of course, itatanggi yan. Diba? And, di naman siguro tanga. Kahit naman siguro ikaw, pagka pinagbintanga ka, lang ang aminin mo. Diba? Pag inamin mo, tanga ka. Diba? O ngayon,
binibigyan na pala kayo ng COVID, pwede nyo pa tinanggap. Tapos, magba-mind conditioning kayo ng ganito? Sorry natin. Siyempre, nangyari na yan ganyan yung presidente ng Ukraine, no? Si Zelensky, na ang inaakusuhan din, ng pulboronic din, magtakin nyo, dalawa palang leaders ang inaakusahan. Hindi naman natin alam kung totoo hindi, no? Na pulboronic, si Zelensky at saka si PBBM. Pero, ang ginawa ni Zelensky, sinabi niya, ay naku, yung video na yan, hindi yan totoo. Yan ay gawa-gawa lamang para si Ryan. So, inaasahan ko na ganyan din ang sasabihin ng administrasyon kung lumabas yung pulboronic na yan. Sa batas kasi, meron talagang proseso ng authentication na kinakailangan yung kumuha ng video ay kinakailangan panindigan na siya nga kumuha ng video at yung video na pinakita ay siya dyang video na nakuha niya. Pero yan po'y sa hukuman. Hindi naman tayo makakarating sa hukuman eh. See? Oh, yung video kailangan doon ng authentication para maging totoo. Pero yan daw ay sa hukuman. Para maging mapatunayan talaga at kailangan mag-testa tawag ito? Mag-bigay ng testament yung nag-video kung totoo yan o hindi. Diba? Oh, so maniniwala ka ba? Pag nilabas sila yung video, ay totoo yan? Halimbawa, ikaw, hindi nila napatunayan sa korte na yung video na yun ay totoo. Maniniwala ka? Bilang isang Pilipino? Ay tanga kapag naniwala ka. So ito, malamang, kung meron man sa ilabas dyan talaga, ang katotohan niya, pag meron silang inilabas dyan, edited dyan. Eh bakit sa June pa nila ilalabas? Malamang ini-edit pa lang nila o naghahanap pa sila ng video na pwede nilang i-edit. Diba? Kagaya ng ginawa kay Zelensky. Papakita natin mamaya yung video ni Zelensky. Diba? O, paano kung maniniwala sa'yo kung yan ay hindi ito authenticated? Sabihin mo sa korte lang yun at hindi tayo aabot sa korte. Eh ba hindi nyo ipaabot sa korte? Para mapababaan nyo si ano? Si Pangulong Marcos. Ba't hindi nyo patunayan sa korte? Diba? O tapos, malamang i-impeach nyo yan pagka meron ng video na ganyan. Aabot pa rin sa korte. Diba? I-authenticate pa rin yan. Yung video niya kung gagamitin niya sa impeachment if ever na meron na. Pero mukhang meron niyang ano eh, nagpa-file ng impeachment eh. Diba? O dito pa lang ano na eh, may red flag na eh. Itong pulboronic neto kung papalabas man ay para lamang sa taong bayan. Ito, taong bayan maghuhusga. Hindi ito. O taong bayan ang maghuhusga, ibig sabihin, mag-aaklas ang taong bayan. Eh tingnan natin kung mag-aaklas ka ang taong bayan sa ginagawa niyong yan. Governed by the rules of court. So, governed by the court of public opinion. Bakit parang gumagalaw yung aking ulo ngayon dito sa ating podcast? Anyway, so ano sa tingin ko epekto? Well, ang epekto po niyan ay ganito. Masyasyak ang taong bayan. Kasi, pag lumalabas nga yung chismis na merong pulboronic, karamihan, gaya ko, ayaw maniwala. So, pag lumabas ang video... Alaga, hindi ka naniniwala. Yun na yan. Yan ay patunay. Abay, merong ang katotohanan yung mga sinasabi ng mga gaya ni Maharlika na alam naman natin na napakalapit si PBBM bago sila nagkaroon ng falling out. Alam mo, masakit yung nangyari sa gaya ni Maharlika kay PBBM. Kasi the closer you are, the more that you know about them. So yung sinasabi niya na pulboronic ang PBBM, eh, hindi natin madismiss dahil talaga namang sa mulat mula, ang magkasama at magkakampi ay si Maharlika at si PBBM. Totoo po yan. Yung mga panahon na ako yung spokesperson, hindi naman ako talaga malapit sa mga... Kaya naman natin lahat na hindi na pagbigyan si Marlica sa gusto niya, kaya tumiwalag. Marcoses, no? Talaga namang never ako naging malapit sa mga Marcoses. Pero noon pa mga panahon na yon. O kaya nga, di patunay lang na ikaw hindi kang malapit sa Marcoses, kay Sara ka lang malapit. So ngayon, kaya mo ginagawa yan para kay Sara. Tama? Kilala ko si Maharlika bilang talagang loyalist. Kaya nga ngayon, palay ang birada niya kay PBBM. Naku, kung ako si PBBM, ako talaga ay manliliit. Kasi away mo na ang dati mo ng kaaway dahil kapag kaaway mo naman, hindi niya alam ang mga sekreto mo. Pero kung ito'y kakampi mo, naku, masakit yan dahil baka ilabas. Pero paniwalaan yun. Hindi nyo nga mailabas yung ebidensya eh. Ba't sa June pa? Labas nyo na ngayon. Diba? Oh, ngayon, sinabi niya, kagaya ni Pangulong Zelensky, no, pati si Pangulong Zelensky, dinamay pa nila rito, eh, no?
Eh, ayun nga. May lumabas naman talaga, no, kay Zelensky. Ito, may balita rito, may news dito. Ito, tingnan natin. Panoorin natin to. So, may lumabas talaga na balita, na claims, na si Pangulong, President Zelensky ay nagda-drugs. At ito, parang kahawig na kahawig din ng ginawa nila kay PBBM. Kasi nung election pa lang, 2020, parang election pa lang, kumakandidato pa lang si Zelensky, yung kalaban niya, naglabas na rin ng video na propaganda na si Zelensky ay gumagamit ng cocaine. No? Na si Zelensky ay pulveronic. O ngayon, yung video na sinasabi, no, na si Zelensky nga po, ay habang nakikipag-chat, video chat kay Elon Musk, ay may nakitang pulveron doon sa tabi niya, sa may gilid ng kanyang lamesa, na dinibank naman ng kampo ni Zelensky. Ano po, so panoorin po natin itong video. Time now for our daily fact-checking segment on the program, Truth. English to eh, kaya lang, akin din naman tayo ng English kahit pa paano. Fake, and for that I'm joined here in the studio by Catalana Marchanti Abreu. Thanks for joining us on the program. Today we're talking about Ukraine, as I know you often do, Catalina, and President Zelensky. He's been accused of a drug addiction problem. So ito, sinasabi kasi niya, no, sa ibang article may nabasa ako, sabi ni Zelensky, pinalabas ito ni Putin, presidente ng Russia, kasi nga, kaya doon nakikipag-gera itong si Zelensky sa Russia, kasi bangag nga daw itong si Zelensky. Kaya pinalabas nila yung video na yon at inedit nila yung video na yon para nga paniwalain yung mga Ukrainian na si Zelensky ay adik. Ngayon, ang ibig sabihin pala noon, merong mga Ukrainian na pro-Russia. Kaya dito sa atin sa Pilipinas, meron ding mga traitor, no? Meron ding mga traitor na pro-China. Kaya ganyan ang ginagawa nila kay PBBM. Tuloy natin. So, true or fake? Talking Ukrainians, we're going to address certain rumors on social media claiming that President Zelensky is addicted to cocaine. We will disprove these claims made by pro-Russian accounts, starting with this video from April 23rd, where we can see an alleged pile of coke and a credit card on President Zelensky's desk during a video call with the man of... Ayun, no? May cocaine doon sa tabi ni Zelensky. Di ba? Yung video na to, may cocaine doon sa table ni Zelensky habang nakipag-usap kay Elon Musk. Ngayon, yung video po na yan ay ipinost ni Zelensky sa kanyang Instagram na binura niya na. Okay? Na tinake advantage naman ng Russia. Yun ang pagkakasabi ni Zelensky. No? At in-edit nga yung video. Matuloy natin. Yeah, where Elon Musk, this phone call took place on March 6th, and this user claims that the cameraman accidentally filmed the pile of coke on his desk. So more skeptical users on social media noticed that the credit card had a strange halo to it, and hence claimed that it was digitally altered, and we can confirm indeed that this video was digitally altered indeed. Oh, here we have a Elliot Higgins who made a split screen video version of the alter. So yan, sa kaliwa, yun yung fake, yung kaliwa, ito. Ito yung may video, ito yung video na may na inedit, no? Ito yung original na video. So yan, pinagkukumpara nila kung ano yung kaibahan ng magkaibang video, ng dalawang video na to. Okay, tuloy natin. Third video and the digitally altered one, where we can see indeed that there was no pile of cocaine on Zelensky's desk. And this post was obviously, he put this video on his official Instagram account on March 6th, where he details this call with Elon Musk, where he was thanking Musk for sending Starlink systems to Ukraine. So this was video number one. Let's move on to video number two, alleging that Zelensky is addicted to cocaine. Circulating on social media since April 16th. This is a video that was originally shared by Zelensky as well on his official Instagram account. If we pause on second 16, users noticed these lines right there. I know. So these lines, and they were alleging that these were lines of coke on his desk once again. This. Oh, yung line na yon, yun yung line na yon, yun yung coke daw. Okay?
Natuloy. Where he says that Zelensky deleted this video from his account, and this is obviously fake since we just showed that it was still existent on his official Instagram account. But we can also disprove these claims with this photo right here from a different angle of his desk, where we can actually see that the lines are gilded leather from his presidential bureau. Nadia. And Catalina, this is certainly not the first time there have been these allegations of Zelensky's drug use, have there? Indeed, these rumors of Zelensky's alleged drug use date back to his presidential campaign days in 2019 against his rival at the time, Petro Poroshenko. Here's a timeline of these rumors. On April 5th, Zelensky invited Poroshenko to submit to an alcohol and a drug test, and Zelensky was accused of cheating on his test and submitting. Siguro si itong si Zelensky may ano to, may parang tawag ito. Parang may background siguro ng ano ng paggamit ng drugs, no? Kasi artista to eh. 'Di ba? Baka lang naman 'no, baka lang. Baka mayroon siyang background. Tapos ngayon, pinapahid sa kanya ngayon nung siya ay tumakbong presidente. Ano? False results because Poroshenko went to a public laboratory while Zelensky chose a private medical center, which caused quite the outrage at the time. Then there's these rumors of his cocaine use grew out of proportion. There's this video of Zelensky, a digitally altered interview on Facebook with the caption that reads... So marami talaga silang ini-edit na video ano against ano, no, kay Zelensky. How do you feel about cocaine? And Zelensky answers, awesome, awesome, energy. So, sa video na to, parang umamin siya na ano, na gumagamit nga siya. Kasi tinatanong siya kung, how do you feel, you know, using cocaine. Number one, and he claims that he uses cocaine every day at 7 a.m. This is obviously an altered video from... So maaaring ganito rin ang gawin nila. Ipangulong Marcos. O mag-edit sila ng video na ganito. Ito ang galing yung pagkaka-edit, di ba? Interview from 2019 called Ukraine in Truth. The journalist did indeed address these rumors of his cocaine use, but Zelensky was saying that he's addicted to smelling coffee, not cocaine. And then we have this final video right here, which is a parody campaign video that was created by his political opponents, where we see Zelensky run over by a bus and a line of cocaine. So ito yung propaganda nung kanyang kalaban dun sa nung election. Nung siya tumatakbo. Ito yung video na propaganda. A parody and a digitally altered video. Now, what the president does in private, we can't say. But we're here to say that these videos that we just showed on Zelensky's alleged addiction to cocaine are digitally altered and hence false. Nadia. Very clear to me. Thanks very much indeed. Okay, so debunk. Na-debunk nila yung ano, yung pinalabas sa video. So, malamang, kaya ganyan ang sinasabi. Kaya yan ang sinasabi ni Harry Roque, no? Na siyempre itatanggi ng Pangulo yan. No? Natural. Alam ko namang aminin. Tanga ka ba? Di ba? So, yan. Malamang ganito rin kasi yung gagawin nila. Pepekein nila yung video na ilalabas nila. So, yun kung meron na sila ilalabas sa video, for sure, peke yan. Kasi nga sabi niya, unang-una sabi niya, kailangan may pag may video, i-authenticate siya na, ng ano, ng, kailangan, korte yung mag-decision kung yan ay legit. 'Di ba? O sasabi niya, hindi naman natin kailangang ipa ano 'yan sa court, parating sa court 'yan dahil ito 'no, para sa taong bayan. O dilulukuhin yung taong bayan. 'Di ba? Lulukuhin yung taong bayan. So ibig sabihin, kung may labas man kayo diyan, peke talaga 'yan. 'Di ba? O so yun lang, mga kababayan, 'no. Sana wag po tayo masyadong basta maniniwala, 'no? Kasi mga DDS kasi mapapaniwalain agad eh. 'Di ba? Salita pa lang, tuntuwa na sila eh. Paniwala na sila. Diba? Kaya hirap yung tatanga-tanga ka talaga eh. Diba mga kababayan? So yun, no? Maraming salamat sa inyo lahat. At syempre, natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.